Okay, check. Good morning to all of you. Ngayon, gumawa ako ng isang konting presentation kung paano nabuo yung mobile app natin. So, sa lahat ng ginawan ko ng mobile application, ito po yung concept. Ang ginamit po natin for development is Ionic Framework. So, what is an Ionic Framework? Ionic Framework is a hybrid mobile development. Hybrid po, it means dito ka lang gagawa ng codes mo at compatible na siya for Android, iOS, at Windows Phone. Ayun. Pagkatapos, yung mga technologies na ginamit natin upang makabuo ng mobile application is AngularJS, for specifically yung latest version. We also have TypeScript, isang advanced JavaScript. Well, we also use HTML5 and CSS3 for our layout, structure, and even in our own design. So here we have JSON. JSON it stands for JavaScript Object Notation. Ito yung data response natin at data format natin. Hindi na ako gumagamit ng XML. Next will be Cordova. Cordova, para siyang man in the middle. Kaya niyang i-convert yung HTML to CSS natin into mobile application format or native. Yung parang ang codes mo to web, tapos i-convert niya into Android web view or mobile web view para compatible for mobile. So itong Java naman is ito yung mga code execution natin for Android deployment. Like gusto ko mag-deploy ng application for Android specifically using Ionic Framework. So meron kang ilalagay doon ng mga Java codes din natin doon to make it work in our Android platform more convenient and you know the compatibility also. So, si Ionic Framework, ito yung nagbibigay buhay sa lahat. Si Ionic Framework, para siyang package. Nandun lahat ito, ito, ito. Dito natin ito ginagawa sa loob ng Ionic natin. So, si Ionic, kino-compile niya ito lahat. Tapos, pag-compile niya lahat, sasabihin niya na, "Oy, Cordova, gagawa ako ng Android application, mobile application which is Android. Bakit? Kasi nakita ko si Java. Tapos, gusto kong gumawa ka ng Android application, ganun, ganyan. Tapos, mag-build ka na lang ng APK. Yun yung gagamitin ni Ionic Framework. Para si Ionic Framework, para siyang package of everything na kailanganin natin upang makabuo ng mobile application. So, what is the process in creating mobile application? Ito. So, this is the mobile, ito yung mobile app natin. Ayan. Tapos, ito si Cordova, ito naman si Ionic Framework. So, ang mangyayari po nito is ganito. Ito lahat, dito natin to sa loob gagamitin ng Ionic Framework. Itong lahat, nasa baba. So, pag ginawa natin to inside Ionic Framework, tapos na natin siyang mag-program, magawa, gusto ko nang mag-build ng Android APK or yes, APK, tatawagin ni Ionic Framework si Cordova. Ayun. Sasabihin ni Ionic Framework na, "Hoy, Cordova, may gagawin ako mobile application at this is for Android OS. So, gusto ko mag-build ka ng Android APK." Ayun. Pag sabi ni Ionic Framework to Cordova, sasabihin naman ni Cordova na, "Oh, since magbi-build ako ng asan na 'yon? Magbi-build ako ng Android application. Nasaan yung mga requirements ko?" So hindi siya basta-basta makakapag-build ng mobile app without requirements. So ano bang requirements ng ni Cordova upang makabuo ng Android application? So una, kopyahin ko na lang to. Oops.
Yan. Ang unang requirements niya will be excuse me, Java GDK. Ayun. Kailangan ni Cordova ng Java GDK or Java Development Kit upang makompile niya lahat ng codes doon at yung mga library to produce an Android application. Pero ito lang ba talaga ang kailangan ni Cordova upang makabuo ng Android mobile app? Ang sagot will be hindi. So, since magbibuild tayo ng Android application, kailangan din ni Android Cordova ng requirements of Android SDK. So, ayun. Ganito na mangyayari. Gumawa na ako ng mobile application with my codes here. Lahat in-apply ko nito dito sa Ionic Framework platform or framework. Tapos, pag gusto ko nang mag-build ng Android application, sasabihin ko kay Cordova na mag-build ka na Cordova ng Android application since tapos na yung codes ko. Tapos, titingnan ni Cordova kung meron bang Java GDK at titingnan din ni Cordova kung meron bang Android SDK. Pag nakita niya yon, okay, kompleto naman yung requirements para makabuo ng Android mobile application, magpa-process si Cordova. After ng process, ando na, mabibuild si mobile application. Ayun, yan lang po yung concept at technologies ng Ionic Framework kung saan siya ang ginamit ko upang makabuo ng mobile application.